Mr. Marcelo, tama ba? Ikong... Yes, ano may tutulong ko sa'yo? Maupo ka. Dok. O, Dok, eh. Ano mong problema? Talaga, Dok, eh. Okay, Mr. Marcelo. Ikwento mo sa akin ang iyong problema. Andito ako to help. But if possible, let's keep it a little, professional. Baka pwedeng huwag tayo magmura. Po, yun po talaga ang problema ko, Dok. Hindi ko mapigilan po yung sarili ko na hindi magmura. Talaga, Dok. Hindi ko talaga mapigilan, Dok. Ito talaga ang problema ko. Mr. Marcelo, pwede subukan mong kontrolin ang iyong pagmumura. Okay? Isipin natin, ha? Okay. Kailan ba ito nagsimula? At gaano nakatagal? Gusto ko isipin mo mabuti ito, ha? Yung pagmumura mo. Kailan ba nangyari yun? Naalala ko na po. Okay. Last month lang po kasi, akala ko normal lang eh. Okay. Pero itong nakaraang linggo, parang lumalala eh. Lahat na lang po na salita ko talagang hindi pwedeng walang mura. Talaga to. Buhay talaga to, Dok. Mr. Marcelo, kung pwede, kumalma. Kumalma ka muna, ha? Kumalma ka muna. Huwag ka muna magsalita. Opo, Dok. Pasensya na po, Dok. Talaga, Dok. Gusto ko po talagang masolusyonan po itong pagmumura ko. Buhay talaga to. Talaga, Dok. Okay. Sandali. Relax lang. Why don't you follow me first, okay? Mag-inhale ka. Close your eyes, inhale. Inhale pa? Yes. Iba. 3. Good. Now, makinig ka mabuti sa akin. Normally kasi, yung mga ganyang pagmumura, yan sa mga feelings na natatago natin, you know? Mm-hmm. Depression or frustrations na hindi natin mailabas. Ngayon, ang itatanong ko sa'yo, meron bang mga pangyayari sa iyong buhay na talagang frustrated ka, hindi mo nailabas? Kasi baka yan yung naging simula niyan eh. Sa totoo lang, Dok, pumasok po ako sa isang pinagbabawal na relasyon, Dok. Wait, pinagbabawal na relasyon? Opo! Anong ibig mong sabihin? Nagmahal po ako sa isang mas bata sa akin, Dok. Okay. 18 years old, Dok. Okay. Dahil sa nangyari, naghiwalay kami. Talaga naghiwalay kami. Ayaw po kasing malaman ng... Ayaw niyang malaman sa pamilya niya na umibig sa isang 45 years old na tulad ko. Dok! Sakit! Sakit, Dok! Sige. Una sa lahat, salamat. Salamat sa pagtitiwala mo at nasabi mo sa akin itong medyo mabigat mong sikreto. Pero ipagpatuloy mo lang, ilabas mo. Meron ko ba pong gusto sabihin? Wala na po, Dok. Alam niyo, Dok, salamat po dahil kahit papano, nailabas ko po yung sama ng loob ko, Dok. Alam niyo, kinimkim ko po ito, Dok, eh. Pero ngayon, medyo lumawag na po yung pakiramdam ko. Napansin mo ba? Di ka nagmura. O, di ba? Alam mo, importante talaga minsan na ilalabas mo lahat ng sama ng loob mo. No, yung buong sinabi mo, hindi ka nagmura. Di ba? Oo nga, Dok. No? Napansin ko po parang wala na pong mura na lumalabas po sa bibig ko, Dok. Exactly. Kasi alam mo, ang pinaka-importante yan, kapag meron kang nararamdaman na lungkot or frustration, kailangan meron kang nakukwentuhan. Okay? Family member, kaibigan, alam mo, treat me as your friend. Kapag meron ka mga frustration na gusto mong ilabas, pwede mo akong kausapin, pwede mo akong tawagan. Salamat po, I'm Dok. Very happy to help you. Mr. Marcelo, I'm very happy na nakatulong ako sa'yo. Thank you po, Dok. Sandali lang po, Dok. Gusto lang pong ipakita po sa inyo yung naging girlfriend ko po, Dok. Oh. Batang-bata, Dok. Ibang klase, Dok. Parang feeling ko naging bagit sa'yo, Dok. Totoo na. Alam mo, totoo rin yan. Oo, kayo rin. Nakaranas din ako na. Ikaw talaga. Pilyo. Tignan niyo po. Ang ganda po, di ba? Batang-bata, sariwang-sariwa. Ito, shota mo, si Jennifer? Dok, Jennifer? Kilala niyo po? Oo! Anak ko to! Anak ko to! Ito, ha? Nagsota ka ng batang kapal ng mukha mo! Hayop ka, maganda ka! Dok. Sinota mo yung anak ko? Ha? Ilang taong ka? 45? Bakit? Dok. Nagsosota ka ng bata tapos